Vivo V21 and Vivo V21e. The Vivo V series is here. Ito na ang pang 21th version ni Vivo V. De, joke lang. Last mo na yun, ha? Pang 2021. Ayun, Vivo V21. Ito ang bestseller ni Vivo sa mid-range segment. Ang V series. Nalala niyo si Vivo V20? Last year, Vivo V20 Pro, 20SE. Sakto lang, okay lang yung specs. Needs improvement in the gaming segment, no? Pero ito, si Vivo V21. Naku, pag nalaman niyo yung specs, no? Okay pang gaming. At maganda ang camera. That is why I am so excited to bring to you the Vivo V21. I'm Lance Vince, and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo. Okay, so dalawa yung kanalang nilabas dito. Yung V21 5G and the Vivo V21e. Sa ibang bansa, tatlo eh. Hindi nasama yung 4G version ni Vivo V21. Just the 5G version. And here we go. As usual, napaka-premium ng box. A combination of navy blue. Meron pa siyang pa-V. Yan. Nagsha-shine kapag tinataman ng ilaw. And by default, 8GB of RAM, 128GB of internal storage. Merong 5G dito si Vivo V21. And sa likod, ang color ni Vivo V21 5G is dusk blue. And Roman black naman si Vivo V21e. Oh, by the way, ano pinakaya ba nila? Ito yung mas mura. Mas okay lang yung specs, mas aktuhan lang. Ito naman yung mas premium. Mas magandang specs yung talagang pang-gaming. Plus, may 5G pa. Let's check it out. More than nice packaging. Isabay na natin. Pero sila, kailangan ng itaas parehas. Amoy Vivo. Teka, mabango ba yun? Basta, amoy premium. Pero mura. Mamaya-mayan, para sa may cardboard. Ano tingin ka nalang papeles? Mukhang same lang ka nalang jelly case. Behold the shape. Ano tingin ka nalang SIM ejector pin. Product technical specifications. Yung quick start guide. At yung important information guide. Mas important to kaysa sa quick start guide. Ano lang yung sabihin nun? You know why? Bamali ko. Baka pala yung kapel. Andito na yung charger, pati na rin yung cable. 33 watts ang charger. Pass-charging na yan ni Vivo. Last mo na yun, ah. At syempre, pwede mong mawala yung kanyang high-quality earphones. Uy, mukhang pareha silang high-quality. Same earphones, no? Kay Vivo V21e and kay 5G. Meron pa siyang microphone. Oops, wait lang. Ano to? May dongle si 5G version. Wala siyang headphone jack. Ibig sabihin, top-tier line. Gusto niya, walang butas. What? Para mas premium. Eto na sila. Si Vivo V21e mo na. Here we go. Nice. Vivo V21 5G? Mas nice. So, mukhang ka-shape na naman sila. They look pretty much the same. Actually, magkaiba lang ang design. Konting-konti lang. Pero from the shape, the size, the camera, the logo. Siyempre naman, pwede bang magkaiba yung logo. Nagkaiba lang sa design sa likod. Itong si Vivo V21e ay parang may carbon fiber. Stripes. Ayan. Parang mas manly in design, no? Parang race car in the thing. Ito naman si Vivo V21 ay parang it has the traditional flagship-like premium finish. Oh, this is a matte back. Well, parehas naman silang matte back, ma. Pareha silang iPhone-like design, no? Ganito yung itsura na likod ng iPhone. Flat back, curved edges. They have gone away with the Vivo V20. Medyo mas streamlined at mas premium ang dating niya compared sa Vivo V20 last year. Yung itsura ng camera, ganun pa rin. It has that really big circular lens dito sa taas. And meron siyang dalawang maliliit na lens dito sa baba. I just don't get why the Vivo V21e has better LED flash. Two-tone to, eh. Tignan mo, dalawang LED flash yan. Meron pang warm at meron pang cool. Si 5G, isang pabilog lang. And wala pa siyang nakalagay dito. Wala siyang 64MP na letters tulad ni 21e. Pero mukhang may OIS na itong Vivo V21 5G. I'll have to check. Napansin ko na yung kanilang colors ay meron siyang light part and meron din siyang darker part. Depende sa pagtama ng ilaw. Pero yes, I can see it right here sa Vivo V21. Sa right side, parang medyo dark ng konti compared sa left side. By the way, this is kind of glass feeling. Pero sabi ni Vivo, this is glass, no? This is the slim matte glass design. Pero sure ako, plastic yung kanyang body. It feels like plastic sa body. Glass front, no? And by the way, hindi sinabi ni Vivo kung ano yung klaseng likod siya. Is it Corning Gorilla Glass? I'm not sure. Pero sabi niya, scratch resistant daw yung kanyang likod. So we'll have to see. Ito naman si Vivo V21e, less likely na parang, ayo, parang glass pa rin, I guess. Pero sure ako, plastic yung kanyang body rin. By the way, yung kanilang sides ay medyo iba. Mas curved, no? At mas rounded yung corners ni Vivo V21e. Ito naman si 5G, mas magandang cutouts, no? Talagang mas premium yung kanyang design all throughout its body. Ito naman si E version, it does kind of look and feel like a mid-range phone. Pareha silang flat yung ba? May wobble ba? Wala masyado. Actually, ito mas may wobble tong si E version. Ito, wala masyado si 5G. Wala silang fingerprint sa likod. Wala rin sa sides. So it means, para silang AMOLED display. Ano ito yung fingerprint in display? Paano ko nalaman? Well, there you go. Ano, mga icons. Check it out. Para silang magaan at sexy. Oh, by the way, kung hindi nyo masyadong trip yung colors nito, meron pa siya ibang colors. Check it out. O nga pala, nakalito ko sabihin sa inyo, ang battery niya is 4,000 mAh, kaya siguro magaan lang sila. Pero para sa akin, no, in 2021, most phones are gearing towards at least 5,000. Yung talaga,
Impressive. Pero 4,000, at least 4-5 lang naman, no? 4,000 is too small. Pero okay lang, mabilis naman yung charging niya. 33 watts. By the way, let's cover the sides. From the right side, power button and volume rockers. Sa taas, para sila merong microphone dyan. And sa left side, si E-version ay merong SIM tray. Si 5G wala. That is a dual nano SIM card slot plus a micro SD card slot for expandable storage up to 256. Si 5G version naman, sa baba yung kanyang SIM tray. Well, of course, it's a premium high-end device, so wala siyang micro SD card slot. Well, at least hindi siya dedicated. Hybrid siya dito. Isang dedicated SIM slot and isang hybrid card slot. Si 21A naman, meron siyang headphone jack. Tignan nyo naman kung gano'ng napis si 5G. Napanapis niya. Meron pang microphone, USB Type-C port, and of course, the loudspeaker. There you go. Okay, so ito na. Ang display. Merong something kay 5G, ha? For the first time ever, para mas smooth yung kanyang display. Although, I can't say the actual specs dito. Pero this makes it a much better gaming phone than before, than its predecessor. At mukhang AMOLED yung display niya. And for sure, mataas yung resolution nito. Napansin ko lang no, na si 5G ay mas manipis yung kanyang mga bezels compared kay E version. Medyo makapal pa kay 21E eh. Ito, nipis talaga. Sobrang nipis. Halos wala na siyang bezels eh. Very thin. Para silang maganda yung brightness. Napaka-bright ng mga displays. Napaka-sharp ng mga icons and text. At ano may itsura niya sa Mobile Legends. Oh my god, ang ganda. Tingnan. Kaya lang no, napansin ko na water drop notch pa rin siya. Last year kasi yung kanilang pro version ay dual selfie video. By the way, 44MP pala silang dalawa. Kita niyo yun, no? Sa side. Hindi naman masyado halata, no? Especially sa dark na background dito sa V21 5G. Wala lang, I'm surprised na meron palang mga water drop notch in 2021. Kadalasan, nagpa-punch hole design na. But then again, 44MP, nice. So far sa nakita rito, ang ganda ng graphics ng mga games. And mukhang finally, no? Magkakaroon ng more than 60 frames per second itong si V21 5G. Nakita ko na sa inyo yung settings niya, no? Para alam ko na. At nakita ko na rin yung kanyang AnTuTu benchmark. Pag nakita niyo to, parang it's almost flagship level, guys. OMG! I'm so excited. Kaya nga, hindi nga lang siya pang camera, pang gaming din. Napakabilis na kanyang processor. But then again, I'm so sorry. Hindi ko pwede sabihin sa inyo at this moment kasi nga bawal daw. Sabi ni Bibo, sa full review na yan. And yes, I will show you the full review, ML, Call of Duty, and Genshin Impact dito sa phone na to. Pero I think the best main selling point of the Vivo V21 series is the powerful cameras. All I can mention is the 44MP selfie camera dito. And boy oh boy, napakaganda. Vivo V21. I think this will be your main TikTok phone or vlogging phone. Naku, may stabilization pa yung kanyang selfie video. Yun na naman guys, kung gano'ng ka-smooth, artista na yung tsura ko dito. Yung beautification niya is hindi masyado aggressive, no? Hindi siya katulad ng mga ibang phones na medyo pinkish na yung skin, may blush on, and medyo weird yung itsura. Ito guys, poging-pogi talaga ako dito. Talaga mukhang artistahin, no? Yun lang, mas maganda talaga yung camera ni 21 5G. Siyempre naman, ito yung mas high-end eh. Sa rear camera naman, check it out. Ito yung mga sample pictures ni 21E and ni 5G. Look closely kung gano'n sila kaganda. Very similar sila, no, in many ways. Pero basi kung parang mas sharp talaga at mas detailed itong si 21 5G. Although pares like na lang megapixel, no, there is something about this. Ito may sample video. Okay, ito yung sample ng video sa likod. Basta may stabilization, tara po. Oh, ha? Si Vivo 21 or Vivo 21. Okay, so ito naman yung selfie video. Sino mas okay? Grabe, ang pogi ko talaga sa Vivo V21. Parang layo dun sa quality last year, no? Si Vivo V20 or Vivo V25. Ganda. Tiyan ko. Ayan, so I can't say any much more, no? Kasi nga, this is just a unboxing first impressions of the phone. I cannot disclose any more than that. Pero nga, pagka Vivo V series talaga, this is exciting times. This might probably be their most promoted product, no? Madalas nyo makita yan with a celebrity siguro, or sa TV, or baka madalas sa akin channel. Vivo, kunin nyo na ako, endorser. Sa Magallanes lang, billboard. Ito, focus ka kasi sa goals. Yun. Eh no, malabo ba? Di ka kasi nakafocus. Okay, so tama na itong kalokohan na to. Be ready for the full review of the Vivo V21 E and 5G. Kaya mag-subscribe ka lang. Hit that bell icon so that you don't miss any of my great content. Upload to Bins and you're watching Unbox Ladies.